JJ! 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 Oh my gulay! Who is you? What are you doing inside our house? My name is JJ. You are not my JJ! Ilabas mo ang JJ ko! Ilabas mo! Oh, wait lang, ma'am, relax ka lang, relax. Huh? JJ! Oh, my JJ! JJ din kasi ang pangalan niya. What? Kaya nung tinawag mo ako, lumapit siya. Ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Jollibee Kitty Meal for the month of July 2024 Cocomelon Play and Learn Collectibles. Are we there yet? Well, as you can see, we have here 1, 2, 3, 4. So let's check na isa-isa. First, we have here JJ Shape Toss. Are we there yet? Then, pag na-unsupot natin dito si JJ, we have here yung mga shapes. Heart, square, and circle. And let's proceed na dito sa ating JJ. Cutie JJ. Ayan siya. And okay ah, maganda yung pagkaka-execute nila ng paint dito sa mukha. Maganda. Cute dito si JJ and meron siya dito mga balloons. Ayan. Na may mga shapes din. So heart yung yellow. Circle is red. Blue is square. Okay. Maganda. Actually, para siyang cake topper. So, ang gimmick lang dito ni JJ, kailangan ma-shoot natin itong mga shapes na hawak natin doon sa balloon niya. Of course, dapat correct yung shape. So, itatry natin ngayon, ha? Heart sa yellow. Talo. Blue. Talo. Circle. Yun! Panalo tayo sa circle! And I think pwede rin siguro ang maging rules ninyo, instead of matching kayo ng shape, eh, match naman ng color. So, yung square natin, doon sa yellow. Oh, pasok din! Ang galing ko dito, eh, din tong red. Talo. And ang isa pang gimmick dito ni JJ, pwede mong i-open yan. Yan, no? Yung pinaka-stand niya dito. And then, doon natin pwedeng itago yung mga shapes natin dyan para hindi siya mawala. Actually, parang mahirap siya i-close. Para i-close mo siya, medyo mahirap siya i-close eh. May makikita kayo doon na parang may peg siya dyan. Ayan. So, doon mo na lang isasakto itong peg na yan. Then, meron din naman siya sa kabila dito. Mas manipis naman yung peg niya. So, yun yung mga magiging indication ninyo na doon siya dapat itatapat. Yan, okay? Kasi pag di nyo siya tinapat doon, ang hirap isarado. So, ayan na si JJ. Next, we have here naman si TomTom Matt Stamp. Check muna natin dito si TomTom. In details siya. Ang ganda rin ha. Ang ganda rin ang mukha niya. Ang ganda rin yung pagkaka-execute. At least hindi siya gaano mukhang duling. Then ito yung plane niya. Ayan. Sa ilalim. Okay naman. Maganda. And yung sa airplane niya, naiikot lang yung hélice niya dyan, which is cute. And then si TomTom, nag-wiggle-wiggle lang siya ng front and back. And then, ang pinaka-gimmick dito ni TomTom, pag in-open natin dito sa ilalim, yeah, may makikita kayo doon na stamp. Actually, medyo careful lang kayo dyan sa stamp na yan. Kasi may ink yan. So, ang gagawin nyo lang is, alam mo, may paper kayo. Ito ang ating paper. And then, mangyayari dyan is that, igugulong lang natin daw dyan si TomTom. Oh, wala. Ba't di gumagana? Hindi siya gumagana, talagang nag-splat lang. Parang masyadong kumalat yung ink sa loob. I-roll out mo siya ng pagganyan. Ayun, medyo nakikita na yung mga equations. So, sa una lang pala, kasi baka matagal siya sa plastic, so nabababad siya sa ink, i-continuous nyo lang yung pag-roll out niya para umayos yung ink niya. Sa akin, medyo umokay na. Compared dito sa mga una natin na na-roll out. Ah. Ang isang gimmick kasi dito ni TomTom, habang nire-roll out natin siya, dapat gumaganyan-ganyan din siya. Ang isang downside nga lang na nakita ko doon, since nire-roll out natin siya, mabilis magkalat din yung ink niya dyan. Which is kinda messy pag ganyan. Takpan na natin. So yan si TomTom. Next, we have here naman si Yo-Yo Color Surprise. Pag na-unsupot natin dito si Yo-Yo, may kasama lang siya dito mga cardboards. Yan, na may mga prints ng mga fruits.
Melon, I think, ano to, grapes? This one is orange. Oh, banana. This one is grapes. Ah, baka cherry ito? Ano ba to? Kuya Bano or... Hindi ko alam kung anong fruit to. Comment down nga guys kung alam niyo tong fruit na to. Ah. And of course, my apple. And also, may kasama din siya dito mga color palettes. We have here red, yellow, and blue. So, mga primary colors ang kasama niya. Na gawa sa plastic ha. Transparent. Which is maganda, maganda. And let's move along dito kay Yo-Yo. Check natin details niya. Ang ganda rin naman ang mukha dito ni Yo-Yo. Yan, may hawak pa siyang paintbrush dyan. Okay, good, good. And ang gimmick dito ni Yo-Yo, itong cover niya dito sa likod. Yan, up and down mo yan. Yan, mukha siyang kumakaway sa'yo. So, hindi ko alam bakit di siya nakatingin sa painting niya. Dapat nakatingin ka dyan kasi nandyan yung brush mo, di ba? Para pag nagpipaint ka ganyan. Hindi yung no look. Painting ng no look. Ang galing ni Yo-Yo. And then, ang pwede natin gawin dito kay Yo-Yo, may mga pegs dito na pwede mong siyang ilagay dyan sa color palette niya. Hindi kayo malilito kasi magkaibang shape naman yung peg niya dito sa paa. Yung isa, circle, and yung isa, half circle. And then, ang mangyayari niyan is that pwede mong itapat yung color palette niya para lang mabuo mo yung color. Pwedeng nasa stand siya or pwedeng wala siya sa stand, pwedeng diretso na kayo dito sa color palette niya. Yan, para yung banana niya magiging color yellow. Pero pag hindi mo pa nakain yan, magiging orange na yan. At pag hindi mo pa rin kinain yan, mabubulok na yan. Actually, lahat naman ng palettes niya dito, pwede niyong ilagay dyan. Yan, okay? So, nakastand lang dyan si Yo-Yo, which is good ha. Ang ganda rin. So, ito na si Yo-Yo. Are we there yet? Lastly, we have here naman Cocomelon Word Quest. Pag naan-support natin dito si Cocomelon, may mga kasama rin siyang cardboard dito na may mga letters. Yan. And actually, ang gagawin natin dyan is ipapop off natin yung kada letters dyan. Yan. Hindi ko natatanggalin tong iba. And then, may kasama din siya ditong sticker, which is yung mukha ni Cocomelon and Ladybug doon. And we have here naman paper naman na naka-fold na may mga pictures dyan and bubuuhin ninyo yung mga word na yun. So, ang gagawin natin ngayon, didikit na muna natin itong sticker para magkaroon ng face si Cocomelon. And napantay naman natin, buti naman. And nandito yung Ladybug. Dito natin nalagay si... Yan. Bakit kaya may insekto yung watermelon ni Cocomelon? Yan! So, ito na itsura ni Cocomelon TV. Nandito yung antena niya na parang nakuha niya yata sa Teletubbies. Ayan ang pinaka-itsura niyan. Wala na siyang ibang gimmick dito kundi na-open lang itong sa ilalim niya. Para ma-open mo ito, turn mo lang pa clockwise. And then, pag na-open mo na yan, doon natin ilalagay ngayon itong mga letters natin sa loob. Ayan. Natin siya ilalagay. And then, sarado na natin. And then, ang gameplay lang dito ni Cocomelon TV is that, halimbawa, unahin natin tong picture na to. Ano ba tong picture na to? Comment down nga kayo. Isa ba siyang dinosaur? Isa ba siyang dragon? So, ang gagawin natin is that, para lumabas yung mga letters doon, ipush lang natin itong lever sa likod niya. Yan, oh, di ba? May lumabas na letter O. So, itong letter O na to, dito ba natin siya ilalagay? Di naman siya pog. Ah, dito sa cow. Ayun, no? Ayun, no? Oh, so, lalagay natin yan dyan. And then, kuha to ulit tayo another letter. Oh, another O ulit. Saan natin lalagay itong O? Dito na lang natin ilagay isang O natin. Yan. O, diba? Sakto na. Isa siyang cow na nagsasabi ng ooh. Let's play a game. And para sa size ng bawat isa natin dito, si Tom Tom, mga 3.5 inches. Si JJ lang, mga 2.5 eh. Pero kung kasama yung stand niya hanggang dun sa isang balloon niya, 4.5. Si Yo-Yo naman is mga 3.5. Si Cocomelon, mga 4 inches. Are we there yet? So there you have it all guys. Ito na ang ating Jollibee Kitty Meal for the month of July 2024. Cocomelon Play and Learn Collectible.
Collectibles. What do you think of this Coco Melon Collectibles? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, okay naman sa akin yung execution ng bawat isa. Actually, maganda. Okay nga sila na maging parang pancake topper. Parang perfect na perfect sila. And additionally, binigyan din sila ng mga learning gimmicks dito, which is maganda rin na addition yun sa kanila. Ang downside lang sa akin is itong kay Tom Tom. I think hindi maganda na nag-clude sila ng ink sa playset na to. Kasi medyo messy talaga yung ink dito ni Tom Tom. And because of that, naging least favorite ko dito si Tom Tom. Pagdating sa gimmick, actually ang pinaka gusto ko naman na gimmick sa lahat is itong si Coco Melon TV and yung kay JJ. But overall, yung pinaka itsura ng bawat isa, maganda eh. Itong si Tom Tom, okay din naman yung itsura niya. Pagdating sa mga looks, I think lahat sila okay sa akin. How about you guys? Sino dito ang pinaka-favorite nyo pagdating sa looks? Or sino naman dito ang pinaka-gusto nyo yung gimmick? Mas creative mind ka ba para pagdating sa mga colors? Or doon ka sa math problems ni Tom Tom? Or sa wordplay ni Coco Melon TV? Or doon ka sa activity balloon ni JJ? Please let me know sa comments down below.